Hi, everyone. Good evening. I'm Jonathan. It's me. I'm back. And I am your host for the fifth episode of I Am Patients Ask a Doctor series. Today's session is actually a follow-up of the previous episode, What to Do When COVID Hits Home. If you haven't watched the live session yet, you can catch that in I Am Patients Facebook page. So you can just see with their videos there. If you're considering getting vaccinated or still a bit hesitant, we hope this session will give you some clarity because we'll be talking about COVID-19 vaccines tonight. With us today, para sa ating back-to-back I Am Patient doubleheader, we have Dr. Richard Mata, a distinguished pediatrician with over 20 years of experience. Aside from being a former consultant of DOH and WHO Philippines for dengue, Dr. Mata is also an awardee for medical mobile innovation, this was from DOST, and also a National Health Exemplar awardee from the Health and Lifestyle magazine. Aside from that, you can also catch Dr. Mata through his YouTube pages, Dr. Richard Mata and also Richard Mata Official, for very informative videos. Let's all welcome again, Dr. Mata. Thank you so much, Doc, for joining us again. Hello, J3. Good evening. And it's an honor and it's a privilege to be here again. And also sa lahat ng mga nakikinig ngayon at saka makikinig pa bukas at saka next week, gano'n yan. So, hi to everyone. And I hope may maintindihan or may malearn kayo dito. Good evening. All right. Thank you. Thank you for coming back, Doc. And last week, marami sa mga viewers natin were asking about vaccines. So I'm sure excited silang magtanong tonight dahil hot topic ang vaccines ngayon sa panahon natin. So as COVID-19 cases rise, vaccine hesitancy among Filipinos also remains high. This means that although vaccines are starting to become available, both private and public, many people still refuse to take it. And we've had that issue before. This was with Dengvaxia back in 2016. Many people just want to make sure that they don't put themselves into more risk. Kasi syempre, mas alanganin ngayon. So we wanted to know, Doc, just to start us off, are COVID vaccines safe? Yes, I can really say it's very, very safe. If I say 100%, actually nothing is 100%, no? Like, you know, when you ride a vehicle, no, sasakay ka ng jeep, Doc, 100%, hindi ako madidisgrasya. Malaking chance hindi, siyempre. But to say 100%, you know, hindi natin control lahat. Pag sumakay ka ng airplano, there's a 1 in 188,000 chance na mamatay ka sa airplano. 1 in 188,000 chance. So may chance pa rin, di ba? May nagka-crash landing pa rin. But, you know, the benefits outweighs the risk because the risk is too small. And that applies not only to vaccines, J3, that applies to everything that is, you know, pharmaceutical, no? Paracetamol, anything, no? Basahin mo ang mga side effect ng mga gamot. Meron ka, ha? May ganito po lang side effect itong gamot. Kala ko mild na ito. Yes, meron ganun. But, you know, it's very rare. And the benefit outweighs the risk. That's why the medicines exist, no? In the same way, the vaccines exist. So, in other words, kaya kaming mga health caregivers ay nauna na, no? Please don't listen to us. Look at us. Yun ang gusto kong sabihin. Huwag niyong pakinggan kami. Tingnan niyo ginawa namin. Nagpa-inject na kami. Kung hindi kami nagpa-inject, di wag kayo magpa-inject. But, you know, it's more actions is louder than words. So in other words, the actions na pinagkita ng nurses, mga doctors here and abroad, and of course other people na nabigyan na rin, that's a sign that it is safe. All right. Okay. And for those of you working right now, there's this saying, it's called lead by example. So these doctors, these nurses, they're doing the same thing. And we just really hope and need to trust them. So aside from the Dengvaxia controversy, another reason why I guess yung ibang tao natatakot dahil dun sa pagwa-vaccine is because may nababalitaan sila na mga taong nai-infect ng COVID kahit na
na-vaccinate na, kahit first dose pa lang or kahit final dose. So, is it true that our immunity decreases immediately after taking the vaccine? What should I do if I become COVID positive after getting the shot? Okay, good question. No, I think doon papasok yan yung mga sinasabing after ng bakunahan, later, merong nagkasakit tapos pag-test COVID positive siya. So, binlame nila yung vaccination na yun daw ang cause, na yun daw ang nagka-COVID siya. No, yun ang yun ang, I think that's the point there. The truth is, hindi po nagbibigay ng COVID ang bakuna. No? In the same way, like, hindi po nagbibigay ng chickenpox ang chickenpox vaccine. Hindi po nagbibigay ng tetanus ang DPT na binibigay dyan sa health center. Hindi po nagbibigay ng diphtheria or pertussis, yung whooping cough, ang bakuna ng DPT na sa health center. Hindi po nagbibigay ng tuberculosis ang BCG, yung BCG vaccine. Hindi po na binibigyan lahat ng bata ng BCG vaccine. Hindi po iyan nagbibigay ng mga sakit na yon. Although sinasabing for TB siya, for HEPA siya, hindi po ibig sabihin yun ang magbibigay ng sakit na yon, because yan pong bakuna na yan is hindi po yan yung virus na buhay na binigay sa inyo. No? May technique dyan, either it's a dead virus, yun ang binigay, like for example, Sinovac. So it's dead, hindi siya dadami, hindi siya mangangagat, so it's dead is dead. Pero nakilala mo kasi nakita ng katawan mo yung itsura nung virus na yon. Pero hindi siya magbibigay ng harm at hindi siya magbibigay ng COVID itself. Other right. approach, which is the majority, is the spike approach. When you say spike approach, yung tinik lang. No, yung tinik lang ang binigay sa iyo. So, paano mo masabing nagka-COVID ka? Itinik lang naman, para bang buhok lang nung aso ang binigay sa iyo. Huwag mong sabihin kinagat ka, buhok lang nga yun. I mean, part lang yon. Bakit ganun ang approach ng iba? Because our bodies, auras na napansin nila na may spike yung COVID, no? Kung may immune system ka na doon, lalabanan na ng katawan mo kasi nakita ng katawan mo yung spikes kasi na-expose ka na sa spikes, so matatalo na niya ang COVID. So in other words, ginawa yung mga bakuna na yan on the theory that is this. Ganito yung theory niyan. Ibabalik kita ulit sa J3. Bakit ba yung bakuna na yan? Bakit may ganon? Ever since the world, yung vaccination began, no? That's around 200 years ago. Yeah. Kasi napansin ng mga tao, ng mga scientists noon, na pag gumaling ka ng isang sakit, like for example, chickenpox, parang less na yung chance na magkakasakit ka ulit. Correct. So there's something about that. Talagang nakita nila yun. And kahit tayo napansin natin yun, doon sila nag-dive into that study. Ano yun? Bakit kang kung gumaling ka na, hindi ka na magkakasakit ulit? And yung findings nila doon is what they call the memory antibodies. Dalawa kasi ang ating set of antibodies. We have the inborn antibodies. Inborn po, yung pinanganak ka, may antibodies ka. Second is the memory antibodies. Ano yon? Kung nagkasakit ka at gumaling ka, meron kang memory nung yung bacteria na yon or virus na yon. So hindi ka pwedeng magkaroon ng memory antibodies at birth. Kasi ang dala mo, yun yung inborn. Yes. Magkakaroon ka ng memory antibodies kung nagkasakit ka. Okay? Yes. So doon nila na-discover yon. Ngayon, how do we tap these memory antibodies? Should we really get sick? Kailangan ba talaga tayong magkasakit para magkaroon ng memory antibodies? Or can we isolate the virus, kill the virus, para ibigay natin sa tao, para walang mangyari sa tao? Pero feeling ng tao, nagkasakit na siya, pero walang nangyari sa kanya. Ang ending, nagkaroon ng antibodies. So that was the theory. And the theory was right. The theory was right that you can get the virus and then kill the virus or just get a part of that virus. Bakit mo gagawin yun? Kasi nga ayaw mo nga magkasakit yung bibigyan mo. Right. Ayaw mo nga magkasakit. Yes. Kasi
Eh, negosyo naman yan, Doc. Kahit pa negosyo ito, lalo na kung negosyo, ayaw mong masira yung negosyo mo. Di ba? Eh, kaya sabihin na natin, negosyo kasi yan, Doc. Kaya nga ayusin kasi wala nang bibili kung pangit yung product mo, ayaw nating may mapahamak para kumita tayo. Prangkahan na lang ito. That's the old truth. I mean, kailangan correct. Quality, tama. Kailangan walang mapahamak kasi mayroong pangalan ang kumpanya na pinoprotektahan. May mga products din silang correct. Masisira kung masisira ang mga customers. So meaning, yes. kaya lang parts lang ang ibibigay or a dead virus to na para hindi po maka-harm ng tao, pero magkaroon na ng memory antibodies. That's the bottom line of it all. So that's the point of vaccination. If you give a virus na buhay galing sa isang tao, that's not vaccination. No, that's transmission. Pinasa mo yung virus eh. But it will only be labeled as vaccination by World Health Organization and other governing bodies kung yung ganun yung point ng product mo. Galing sa virus, either part of that virus or the dead virus, yun ang ibibigay mo. Only part or a dead para hindi ma-harm yung binigyan mo. Pero that the effect of that will produce memory antibodies. So that is vaccination and that has been done for years and years. Marami na pong na-solve na mga pandemic na sana, pero napigilan yan dahil yan. So imposible po na galing sa bakuna yung sakit. The biggest explanation there is nag-i-incubate na yung virus na galing before ka na-injectan, nag-incubate na sa'yo, wala ka pang naramdaman, then okay. nagkaroon ka ng sakit. Pero nakuha mo na yung virus before. Yes. That's number one. Number two, of course, a first injection doesn't give you full protection. Pwede ka pa rin mahawa. No? Pwede pa, ka pa rin okay. mahawa. So, okay. ibig sabihin, pwede ka pa rin makakuha ng sakit at that time. Of course, wala ka pang second dose. Even if you have second dose, it's still not 100% protective. So pwede pa rin na nakuha mo pa rin yun. But still, it doesn't mean na galing sa virus yun. In other words, I'm saying, coincidence no is not science. Huwag mong sabihin, I always tell this, J3. Okay. Kunyari, nasa bangko ka, no? Tapos may nagnakaw sa bangko. Tapos sabihin, si J3 noon sa bangko, nakaupo. Kasama si J3 sa nagnakaw, ikukulong natin si J3. Actually, ang sagot, nandito lang ako nakaupo. Wala akong kinalaman dyan. So, correct. Coincidence yon. Coincidence yon. So, pag ang mindset mo ay coincidence, hindi po yan science. Hindi ka po pwedeng, uy, nandiyan ka nakaupo eh. Ibig sabihin, ikaw ang nagnakaw. Hindi, that's not. Science is investigative. Pag pinag-aralan na, hindi connected talaga sa bakuna yung nagkasakit ng COVID after the vaccination. Coincidence lang po ang sagot doon. All right. Okay. So, sana po malinaw 'yon para sa mga viewers natin ngayong gabi. Really kailangan lang talaga natin isipin yung circumstance kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. And 'yun nga, gaya ng sinabi ni Doc kanina, important yung memory antibodies, yung pag-aaral ng katawan para doon. Alright, so Doc, actually na-mention niyo na kanina, no? Posible na magkaroon ka pa rin ng COVID after ng first shot. Paano naman po kung may COVID ka na, tapos saka ka po nagkaroon ng first shot? So, meron pong mga instances na nangyayari yon. For example po, nagpa-test ka, tapos false negative yung naging results. Or na-infect ka po right after the test. So, pag ganun po yung instance na kaha-vaccinate mo pa lang, pero na-infect ka po ng COVID, ano po nangyayari doon? And ano po yung dapat gawin kapag ganun? I think you ibig mo sabihin is, may COVID ka na ba, J3? Or ano ibig sabihin yes. nun? Yes. Tapos nagpa-vaccinate ka, no? Yes. Ang advice nga is, latest po advice, kasi dati 90 days after ka nagumaling sa isang COVID na sakit, doon ka daw babakunahan. Pero ngayon, bago na. As soon as possible na. Kasi nga, para mas maboost pa yung iyong immune system against COVID.
So, nothing wrong. In other words, the answer is nothing wrong na kung ikaw pala ay nagka-COVID tapos nagpabakuna ka. That is, kunyari, gumaling ka. Nothing wrong. Okay. I think you're going to the question na kunwari ay bago ka lang nagka-COVID, no? Start up, starting nung COVID mo tapos nabakunahan ka. Walang tulong masyado ang bakuna sa'yo, okay, kung bago ka lang nagka-COVID. Kunyari, simula ngayon ng COVID mo. Let me give you a very simple explanation. Dumating sa akin ang pasyente ko may chickenpox. Alright. May isang chickenpox siya lumabas. So sabi ng mother, pwede bang bakunahan ng chickenpox para hindi na dumami? Alright. Sabi ko, useless eh. Kasi nagsimula na yung chickenpox mo eh. So, hindi na lang kita bibigyan ng bakuna ng chickenpox kasi andyan na eh, no? Hindi na, vaccine is a vaccine. Vaccine is not a medicine. Hindi niya papatay yung virus ngayon. Correct. I don't depend on the vaccine to kill the virus now. Yes. So hindi yun ang role ng vaccine. The vaccine is to stimulate your body to produce antibodies para kung dumating yung virus next month or 2 months from now, may memory ka na. That's the bottom line of a vaccination. Pero kung ngayon ka nagsimula yung sakit okay. Walang problema ang ma-injectan ka. Walang problema doon na walang danger doon. But you say na, Doc, mapipigilan na yung COVID ko kasi nagpabakuna ako ngayon, naglagnat ako kahapon. Hindi mapipigilan yun. Walang effect yun because it was just, you know, stimulating your antibodies. So, hindi siya, vaccine is not a treatment. Vaccine is the prevention. Walang danger, in other words, walang danger, but again, wala siyang tulong. Hindi siya pwedeng gaming medicine. Hindi siya medisina. Bakuna siya. So, katulad lang yun sa sinabi ko sa chickenpox. Hindi po pwedeng, Dok, na-admit ako ng chickenpox, bigyan mo ako ng bakuna para mawala na ito bukas. Hindi po, kasi bakuna is a prevention. Hindi po ang bakuna is a treatment. I hope you got that, you understood that right. Yes. And then, but there's no danger. No danger again. Na ganun ang nangyari. No danger. The only thing there is, again, misinterpretation. Like, kaya ako nagka-COVID kasi binakunahan ako. Ganun na, babalik na naman siya. Ganun, di ba? Yun lang. It's the only thing. And then it will scare a lot of people dahil hindi mo naintindihan, tapos pinagbalita mo na ganun. So, yun lang ang issue doon. So, we really need to educate and explain like what we are doing now para mawala yung mga misunderstanding. Okay. So, Doc, kung tama yung naisip ko, yung vaccine para siyang security guard. Parang pipigilan niyang pumasok yung virus, pero kung nakapasok na, medyo wala na siyang magagawa rin kasi nandun na siya eh. Tama po ba? Yeah. Okay. Got it. Yes. Okay. Yeah, correct. But we cannot really compare to sa security guard kasi security guard, pwede niya habulin sa loob, pwede niya pagbaril-barilin. Yes. Yes. Pero in a sense, parang ganun nga. Apo. Gatekeeper, kumbaga. Gatekeeper. Okay. Got it. Alright, Doc. Mm-hmm. And now, we have a lot of names starting to pop up in our discussions about vaccines. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, etc., Moderna, Covovax, everything there. So, Doc, a lot of these brands, a lot of these companies are starting to produce vaccines already. How do I choose which one I should take? Meron po tayong replicating, if I'm not mistaken, tsaka non-replicating. Uh-huh. Pero in general po, paano po pumili, if that's even the proper word, ng vaccine na hukunin? Okay, good question. I usually explain it this way. Kasi alam po ang unang sagot dyan, doon tayo sa 95% or doon tayo sa mRNA, doon tayo sa, you know, ang daming mga suggestions, yes, etc. But I usually answer it in three ways. Number one, is it available? Okay? Kasi namimili ka, hindi naman available, di ba? Yes. So I always say na, because we are running of time, di ba? Naghahabulan tayo eh. Correct. Para bang sabi ko, J3, na naghahanap ka ng girlfriend na wala naman dyan, pero andyan naman yung best friend mo,
sana yun na lang i-girlfriend mo kasi nandiyan na siya. Bakit naghahanap ka na naghahanap ka pa nang wala? Yun ibig ko sabihin. Tama. Na? Tama. Ano tama. Ba parang tamaan na tatamaan ka ba J3? Natatamaan ka ba? So, number one. Available, ha? Parang natamaan eh, na. Number one, available. Okay? Correct. So, number two, is it safe? Yun na yun. Second question, is it safe? Siyempre, pag-aralan mo siya, is it safe? Now, of all the vaccines ngayon, the one with issues is itong Astra and itong Johnson and Johnson. Now, okay. Anong issue nila? Meron daw clot issues, no? Clot issues. Like on the Astra, sinabing 85 clots na tao out of 25 million. And if you say 85 out of 25 million jobs, that's very, 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 very rare. Okay? Pero pinahold. Pinahold, no? Bakit pinahold? That means we merong bantay for our safety. And I just want to remind everyone that may nagbabantay, may mga experts na nagbabantay para sa sangkatauhan. Pag hinold nila, bakit they are protecting us? Ano bang nangyayari ngayon? And then they're studying that. Kung yung ibang bakuna walang issue ng hold, huwag nyo na sanang isuhin yun. Walang ang issue ng hold, tapos kayo ang mag-i-issue. So, dalawa lang may issue ngayon. No? Okay. Merong scientist na nagbabantay, kukunti lang yung issue ng Astra, hinold ka agad. Johnson & Johnson, kukunti lang, hinold ka agad. Ngayon, that doesn't mean na hindi sila mababalik. And malaking chance na mababalik sila. Bakit? Because the rarity of that possibility is super rare. So in other words, ako, agree ba kabadok na ibabalik ang Astra? Agree kabadok na ipapasok ang Johnson & Johnson? Based on that statistics, I agree. Okay. Dahil bakit? Wala naman itong sapilitan. Okay? Wala naman pong namimilit sa iyo na yan ang tatanggapin mo. Kung ayaw mo, wag mo pong tanggapin. Ang tatanggap lang po niyan yung medyo naintindihan niya. Let me give you an example. Sa airplane, sumakay ka ng airplano, Jay. Marami naman tayong narinig na nag-crash landing. Marami tayong naririnig, di ba? Yes. Bakit hindi? Bakit andyan pa rin ang airports? Di ba? Bakit andyan pa rin ang mga airplano? Dapat na-ban na yan. Kasi may nag-crash landing na eh. Dapat wala na yan. Hindi, ang sagot dyan, kayong natatakot, huwag kayo sumakay. Pero kami, naintindihan namin na rare naman yun. Allow us to enter that airplane. Kayo, hindi kayo namin pipilitin sumakay. Yes. So, give me that freedom to go to that location. Huwag yung dahil ikaw natatakot, gusto mo na ipaban lahat. So again, alam ko may natatakot dito sa issue ng Astra, Johnson & Johnson. Hindi ko rin kayong mapipilit na yan ang tatanggapin nyo pag binalik yan. Pero huwag nyo lang ding isuhin yung gustong tatanggap. Yung tatanggap no, naintindihan niya na the rare possibility, in an example ha, na ang airplano, 1 out of 188,000 chance mamamatay ka sa airplano. No, that's 2017 survey. Sabihin na lang natin yung clot na mangyayari, 85 out of 25 million. Ang layo nun, that's like, just like 2 per 1 million? I mean, the chance of danger is 2 per 1 million or 1 per 500,000. Sumasakay ka nga ng airplano na 1 out of 188,000 chance. Sumasakay ka. The point is this, J3. Yes. We will leave that to the experts if they will really release that again, no? That's up to them. Pag ni-release po 'yan, na-way na po 'yan lahat. Bottom line, bakit tayo natatakot, J3? Mm-hmm. Hype. It's the hype. Meron tayong fear because of that. When you say hype, the meaning of hype is over advertisement, over publicity of something. Yes, yes. That's a hype. Correct. Kunwari, J3, pupunta ka ng airplano.
sasakay ka, nasa airport ka, lahat ng television nasa airport, puro crash landing ang napapanood mo. Kunyari, nandoon ka sa waiting area, yung palabas na nag-crash landing airplano o yung niransak, yung hijack na movie, pinanood mo, puro airplane dangers ang nakikita mo sa airport. Anong mangyayari sa isipan mo? Parang ayaw ko nang sumakay ng airplano, di ba? Yes. Mama, ayaw ko nang... Tama. Why? Because you've been hyped of the movies that you're seeing. Pero have you seen a movie about airplane destruction in an airplane, in an airport, or inside the airplane? Never. It's your mind lang ang natatakot, pero the same pa rin po, walang problema. And the chance is very rare. Okay. So that's that again. Bakit tayo natatakot? Masyado na nating nadi-discuss actually. I mean, bakit hindi natin pag-usapan ang measles vaccine, chickenpox vaccine, hepatitis B vaccine? Alam mo, pag-usapan na natin yan, matatakot na naman kayo. I mean, anything that we talk about all the time, magkakaroon po kayo ng fear. And we cannot actually remove this because this is the main thing na nangyayari. But my point is, it's just always being discussed. Kaya ka may fear, but the statistics is very low. If you go outside, the chances of dying in a vehicle car crash, no, is 1 out of 105. 2017 survey. 1 out of 105. Ibig sabihin, may chance kang pwedeng mamatay sa kalsada. And ba't ka lumalabas pa rin? Eh, kung takot ka pala sa 1 out of 1 million chance, dapat huwag ka rin lumabas ng bahay kasi may 1 in 105 chance kang mamatay sa kalsada, masagasaan, madisgrasya. But bakit hindi natin iniisip yan? I have to go because I know that's very rare and I have to feed my family and the Lord will protect me. God loves me. Lord, please bless me as I go. Nagdadasal pa tayo pang mag-drive o sa jeep. Nag-in the name for the Father tayo, Lord, bless this driver, Lord, thank you, Lord. Wala na. Wala nang kaba. No? And we are not hype of, ang media ba, kailangan ba every minute, yung lahat ng disgrasya sa Pilipinas, ipapakita sa Facebook, oh, may nasagasaan, may nasagasaan. Hindi mo naman kailangan mapanood yan. But those are the truth. And the danger is there. So in other words, you have to act, sinasabihan ko sila, kung ganun ka talaga mag-isip, dapat lahat ng mga bagay na may danger, wag mo na din gawin. Especially yung mga higher chance. Point is, when you take any medicine, no, there's a risk. Paracetamol has a risk. Ambroxol has a risk. Basahin nyo, meron nakalagay dyan. But the risks are so small. So in other words, your first question, I'm gonna go back to the first question. Mm-hmm. Number one, is it available? Number two, is it safe? Okay. No? So, yung sa safe, marami na akong na-discuss. I hope you got the point. Yep. And number three, will it give a very high protection on becoming severe? Iba po yung efficacy, ha? Yung efficacy, iba din yung becoming severe. Ibig sabihin nun, like for example, Sinovac, they always say 50% lang ang Sinovac, but there are research na 81%. Sabihin na lang natin 50%. Pero kahit 50% yon, kung nahawak ka, there's 100% doon sa isang study na hindi ka mapupunta sa ICU. Pero pwede siguro kang magkalagnat, pwede kang medyo mild na cough, pero dahil nagkabakuna ka, hindi ka mapupunta sa ICU. So, yung bakuna na yon, mabibigyan ka ng ganong klaseng protection. So, yun ang tatlong tanong. So actually doon sa mapipigilan ka mapunta sa ICU or mamamatay ka na even if mahawak ka, hindi ka naman magiging severe, that is applicable to all vaccines mentioned. In other words, kung anong meron dyan, then that is the best. Dahil lahat naman yan ay proven na nakaka-prevent ng severity. Ngayon, last ko na isasagot yung number 4 na lang yung 95% Pfizer, 95% na Moderna. Last na yon na answer. Last question na yon. Ayaw kong unahin yung is it 95% protective? Hindi yon ang first question na sinasagot ko. First question, is it available? Hindi mo sabihin 95% ba yan?
Hindi. Is it available? Is it safe? Can it give 100% protection that you will not go to the ICU just in case na magkasakit ka? And that answer is for all the vaccines. Ngayon, yung pang-apat na lang, yung hindi ka mahahawa ng 95% of the chance, hindi ka mahahawa ng 80% of the chance, yun, doon na lang yung last. But in other words, for me, that's the smallest question na lang po. Dito tayo mauna. Then last na lang po ito. Kunyari, lahat available. Lahat available. O option mo na lang yun. Doon na lang ako sa Moderna kasi mataas-taas yun. Kasi available naman eh. Diba? Huwag ka mamili ng wala. Alright. So, I hope I delivered that properly. Alright. Yes, got it po. And actually, just to recap also for the viewers here, kung gusto niyo ng acronym dun sa hierarchy, kumbaga, ng hinahanap natin sa isang vaccine, ASP, availability, tapos yung safety, tapos yung protection on becoming severe. And then bonus na po yung efficacy nung vaccine. Yes. At kung gusto niyo pong maalala ng mas madali, ang safe, protektado. So ASP po, please remember for the viewers out there. Okay, we have a special question, Doc. This one is for those who are quite select for our viewers or for those who are interested in this topic. We have some viewers who may be pregnant women or may be immunocompromised or maybe are just senior citizens in general. So is there a specific vaccine type or is there a specific vaccine in general or brand that is best suitable for people under those categories? Okay. Isa-separate natin kasi they are really different categories. Okay. So, sa buntis tayo, as of the moment, wala pang final on sa buntis. Bakit? Pwede ka mabigyan sa buntis pero may waiver kang pipirmahan. Bakit? Dahil nung ginawa itong research last year of all the vaccines, walang volunteer na buntis. No? Walang nag-volunteer na buntis. Okay. Siguro hindi din nila hinanap yung buntis. Volunteers lang. So ibig sabihin, walang data on efficacy and effectiveness and safety sa buntis. Yung previous research last year. But I have read na meron nang nagsisimula ngayon. Pero hindi pa po tapos. So, sabi na, Doc, delikado pala sa buntis. Hindi natin nga alam. Hindi nga, ganun po kasi ang science, no? We don't assume. I can assume. But when I assume, it's not science. I assume because, kunyari sabihin ko, millions naman po ang nabigyan na hindi buntis, na safe naman. So ibig sabihin safe ito sa buntis. That's wrong because you cannot assume you have to produce a research paper on that. Like 40,000 na buntis ang nabigyan nito and ganito pong efficacy rate niya at wala po siyang side effect based on the 40,000 na buntis na nabigyan. Doon na po ang masasabi nating go. Kasi mayroon ng buntis talagang nabigyan. But as of the moment, nasa assume lang na kung safe siya sa hindi buntis, most likely safe siya sa buntis din. Assumption lang yon. Pero hindi siya science. So in other words, yes, I think very safe siya sa buntis. Pero nga, wala pa yung research paper, then we go to the, meron kang waiver na, kunyari, you really decide as a pregnant person na gusto mo magpabakuna, meron yung waiver na you understand na kulang pa yung ating data dito, inaantay pa natin yung final, but you really want to. Why? Because siguro nasa hospital ka nagtatrabaho and you understand na hindi pa natin talaga totally alam yan, but we really assume na walang problema, but you know, the assumption cannot be a basis. So therefore, you have to sign that you understand that. Or, wag ka lang muna magpa-inject kahit dahil buntis ka pa naman and wala namang namimilit, pwede naman na after ka ng mga anak, and then, pag nagpa-breastfeed, yun ang sure na ang World Health na walang issue. Na kung ikaw ay nagpa-breastfeeding, magpabakuna, walang issue yun. Correct. So, siyempre, kailangan natin masagot lahat based talaga on a research basis, no? Yes. So, I think I've answered that.
No? And, yes, correct. In other words, I cannot recommend pa rin a vaccine na mas magandang Sinovac sa buntis or Pfizer sa buntis. Hindi ko rin masasabi nga yun. I can only say that kung sinong maunang matapos ng research on any brand, tapos nakapalabas sila ng research paper, then yun ang sasabihin natin maganda sa buntis. Okay, okay, so buntis. Let's go to the senior citizens. Yes. Dito sa Pilipinas, ang senior citizens, pinayagan na po ang Sinovac, no? Dati, hindi pwede siya sa 60 years old and above ang Sinovac. And then, dahil daw hindi masyado mataas yung kanyang efficacy, no? Pero, nagbago siya. Nagbago yung decision na pwede siya. Kasi nga, mataas nga ang protection pa rin na mapunta ka sa ICU. And that's good enough for a lot of senior citizens. So, hindi po yun binawalan na hindi pwede sa 60 years old dahil delikado. Hindi po. Ang gusto sana ng FDA or yung mga panel ng vaccine na sana ang mabigay natin sa senior citizen, yung mas mataas yung protection. Yun yung reason nun. And yung Sinovac kasi is lower. Pero nga, yung tinimbang natin ulit, tinignan din nila ulit yung prevention on severity. So kahit hindi masyado siya 100% protective, like say 50%, pero mataas naman yung protection niya from becoming severe, and total hindi naman masyado namamasyal o nagpa-party ang mga senior citizen, and actually ang mga senior citizen are the wisest people in this planet. I mean, magaganon yung mga senior citizen, bakit ako pupunta dyan? Ang daming-daming tao nyo dyan. Magka-COVID tayo dyan. Alam mo, alam na mga senior citizen yan. So, yes, pwede sila bigyan nun because they know, alam nila ang buhay. So, marunong sila mag-mask, marunong sila mag-protection. Yung iba lang kasi masyadong party-goers, nakakabarkada, yan, yun yung mga delikado. Pero most of our seniors, they understood that. So, yes, Sinovac is okay. Yung sa Astra naman, yung nga sabi ko kanina, yung 60 years old and below, kasi doon nila nakita daw yung may clots na potential, no? But we haven't heard that happen in the Philippines doon sa Astra na mga dumating. Okay. So dito sa 60 years old and below, baka daw mas may chance yung clot. Kaya hininto mo nila sa 60 years old and below. Pero pwede po sa senior citizen ang Astra dahil walang nabalitang nagka-clot sa senior citizen. Of okay. course, alam ko ang sasabihin ng iba. Delikado. Kung may danger sa mas younger sa 60, di siyempre may danger din sa above 60. Yan ang sasabihin ng iba, di ba? So as I said earlier kanina, the only ones magpagpa-incheck po are the ones who understood. No? Like I said, kung sasakay ka ng aeroplano, alam mo naman meron talagang danger. Pero you know the benefit outweighs the risk. So that's why ako po ay magde-decide. So in other words, if you as a senior citizen, yung available, kunyari Astra, yun ang available and you understood my point na very rare nga. You could read around naman po. So in other words, then you could proceed with Astra kung yan ang pong available. Kung Sinovac ang available, you could also proceed. So far on all the vaccines naman, wala naman talagang minention ngayon yung mga coming na hindi pwede rin sa senior. So matatanggap nila yun pa rin kung yun ang available. And so far, even the Pfizer and the Moderna, yung kasi yung matataas talaga yung antibodies na bibigay, kasi nga, messenger RNA, parang pinatrabaho din talaga yung katawan, gumawa ng maraming antibodies. So far, Israel has no issue eh. Talagang Pfizer talagang Israel eh. Yan daming senior citizen doon. So there's no issue. Kunyari, messenger RNA ang darating. And hundreds of millions ang nabigay. So we can already say na senior citizen ka man or hindi ka senior citizen, wala pong problema doon. So that's the second, no? Right, yes. Question. The third, sa immunocompromised, yung sa immunocompromised, yun po yung when you go kasi before vaccination, marami ka pong checklist doon sa papel, no? Tapos na kasi ako doon sa vaccination, meron checklist yan. Anong medicine na iniinom mo ngayon? May iniinom ka ba for immunocompromised? O mga ganon-ganon, no? May HIV ka ba? Yung mga ganon-ganon-ganon. So, and then it will be decided upon kung pwede ka o hindi. So in other words, you're not the one who decides. I-assess ka pa din naman, no? I-assess ka. Huwag yung, immunocompromised ako, hindi ako pupunta. Hindi ikaw magde-decide, no? The doctor will decide. Either your doctor
na that taking care of you now, or doon sa doctor on site ng vaccination, kasi may examination pang mangyayari, blood pressure checking, and then question and answer, then titingnan nila kung ano pang medicine na mini-maintain mo, then they will decide kung mag-proceed ka. Because the aim there is mabigyan ka pa rin, no? So, big sabihin, the chance is high pa rin unless otherwise. So, siyempre, may chance na hindi din kung meron talagang reason. But majority naman ay nabibigyan. So, I still suggest na you still prepare for yourself to be given, and unless your doctor yourself will say na wag muna. Kasi siyempre, yung doctor mo naman ang nakaka-assess eh. Kasi akala mo immunocompromised ka ngayon. Pero sabihin ng doktor, hindi na, okay ka na ngayon. Akala mo lang immunocompromised ka na. Pinagbago na nga tayo ng gamot. Ibig sabihin, recovery ka na. Yung mga ganun ba? So, huwag ito ang mag-decide noon. Let the doctor decide for you. So, the aim is still na mabigyan ka. Yun po talaga ang aim talaga dyan. Alright, yes. And, well, actually, jumping off of what you just said, really, the best vaccine, as they always say, is the one that's in your arm. And according to research also, this is touching on yung PIPO na sinabi nyo kanina, protection for, you know, further severity of other viruses, other sicknesses. With Japan's health ministry, there was this new P3 variant that they discovered, which may be more resistant to neutralizing antibodies, which is usually what we would expect with the vaccine. And of course, marami na ring other variants na sumusulpot, which is also why we here in the Philippines, nararanasan na rin po natin yon. So with that, I think many viewers right now, they're also curious with regards to vaccine efficacy. So will the current vaccines, the ones that are available right now po, can they still protect us from the new and possible future other variants? Good question again. Ganito yan. Kahit ano pa ang variant na lalabas, COVID pa rin yan, no? Unless na sa sobrang mutation na niya, hindi na siya COVID. Ibang virus na. But a variant is not a change of the variant. Of the virus, it's still a COVID-19 virus. So, we still remain on the topic. Ngayon, sabihin natin na baka humina yung protection. Say, sabihin natin 95% sana yung protection. So, naging 85% na, mas nakakapasok na. Okay, my point yun. Yes. Because may changes nga. Ngayon, pag nakapasok po yung virus sa katawan mo, the point na may bakuna ka, your body will respond in an organized manner. Bakit? Meron ka ng antibodies ng COVID. Kung wala kang antibodies ng COVID dahil hindi ka nagpabakuna, pagpasok ng virus sa katawan mo, kung wala kang bakuna, ha? Yes. Your body will go berserk. Meaning your antibodies magwa-wild. Bakit? Ano, kung makasalita lang ang mga antibodies, ganito sasabihin, ano yung pumasok? Hindi natin kilala yan. Parang galing sa unggoy yan ah. Hindi natin, sinong lalaban dyan ngayon? Ikaw yung diabetes na antibodies, ikaw mag-attack. O yung antibodies ng arthritis, ikaw mag-attack. Hindi natin kilala yan. Wala akong napamanahan sa papa ko na ganyan na antibodies. Paano natin kalabanin yan? Ang ending, magsustorm yung mga antibodies mo to attack it, to defend ourselves. Ang problema sa sobrang defend natin sa sarili natin, we call it cytokine storm, which is nag-overreact yung antibodies mo dahil walang specific na antibody na lumaban doon. Ngayon, kung meron kang bakuna, regardless of what brand, kung nakapasok man nakapasok kasi new variant or hindi 100% protection. Yes. The point is, meron ka ng sundalo na ang pangalan ng sundalo is COVID antibody. So pagpasok nun, correct. Yung sundalo mo talagang haharap ka agad. Linya ko to, ganun eh. Because there's an inclination na yung antibodies na specific for that virus, yun ang kikilos. Yes. So pag kumilos siya, the automatic reaction of the other antibodies is to relax. Hindi ito atin. Problema lang ito ng yung antibody yan, yung nagtrabaho na yan. Siya lang may problema yan. Tayo hindi tayo sasali.
And that do happens, no? Even in our bodies, no? When our brain is functioning, all the other parts of the body tends to relax. Kasi gusto nila bigyan ng chance ang brain to function properly. In ayaw nila masyado ipagod ang kamay at paa because nagtatrabaho na ang isang part ng katawan. In the same way din yan sa antibodies. So, hindi design ni Lord ang mag-cytokine storm na lahat na lang ng antibodies ay titira, no? Ayaw niya yan. Gusto niya organized. Isa lang ang lalaban dyan. Yung iba, hindi kayo kasali. So, kung wala kang bakuna, sinong lalaban sa coronavirus? So, in other words, kung meron kang bakuna, makapasok man siya, organized pa rin ang response. So, in other words, hindi ka ma-ICU, pero yes, pwede kang nilagnat, pwede kang sinipon, okay, pero hindi ka magiging severe dahil organized ang iyong response dahil may antibodies ka. So, I'm going to deal, go to the discussion na mag-vitamins na lang pala, Doc. Ayoko mag-bakuna. Mag-vitamins lang pala ako. Vitamins cannot produce memory antibodies. It cannot produce. Memory antibodies can only be produced by two things. Magkasakit ka ng COVID at gumaling ka na, or magpabakuna ka because that's the imitation of the real thing. Doon lang napuproduce yan. So kung kahit anong vitamins mo, wala ka pa rin memory antibodies. So the danger of cytokine storm or the overreaction of the immune system is possible. So bakuna talaga ang solusyon. And kahit ano pa man ang variant na yan, may chance siguro na mahawa ka na kasi nagbago siya. But the same way with chickenpox. Nagka-chickenpox yung nabakunahan ko ng chickenpox, pero dalawa lang lumabas. Kung siguro kung hindi ako nagbakuna noon, baka 100 na bulutong ang lumabas noon. Pero pumasok pa rin. Nagkasakit pa rin siya ng chickenpox, pero dalawa lang lumabas. I hope you got the point na hindi na issue ang variant for me. As long as you don't say this is a new virus. If you say, Doc, SARS-CoV 21. Ibang kwento na yan because that's another coronavirus. But as long as you say it's coronavirus 19, kahit anong variant yan, the vaccine that was made is made still for that, specific for that. So I don't worry that much. Although, siyempre, ang ginagawa nila is gagawa sila ng booster. Kasi ang aim talaga ng science is hindi ka talaga mahawa. Yung hindi ka talaga... Yung wala talaga mangyari sa'yo, that's the aim there. But siyempre, simula pa yan, may chance na magkasakit ka. Pero our aim is not to die and that's good enough. That's good enough. All right. Okay. That's great. And actually, along with the discussion on vaccines, we have some viewers here, I'm sure, who possibly are already vaccinated, maybe with their first dose. And one of the things that may happen to them, and we hear stories about these all the time, swelling, headache, fever, which are all under the umbrella of side effects. So that's something that will naturally occur for some people when they take the vaccine, para lang po clear sa mga viewers din po natin. So may mga tao po na gusto rin magtanong, baka dapat kumuha ako ng gamot para hindi ko rin maranasan yung side effects na yon, tulad ng paracetamol, ibuprofen, etc., etc. So, Doc, kayo po, your thoughts, should you take medicine for the side effects prior to the vaccination? And if ever you do, possible po bang magkaroon siya ng effect sa efficacy ng vaccine? Okay, good question. But isasagot ko muna yung side effect issues, no? But may at least may idea sila before we go to the medicine or yung medicine na pwedeng inumin. Based on research, those who survive COVID, na severe COVID, no? When you say severe, yung grabe yung lagnat, grabe yung hika, grabe yung nangyari, pero nag-survive sila, na found out nila na mas mataas ang antibodies nung mga severe cases. Yung mga asymptomatic or yung mga mild cases, mas mababa yung antibodies nila. So, those are on the real stuff, no? On the real disease. Ngayon, let's go to the vaccine. Somehow, it's parang parallel yung truth on that, no?
Moderna and Pfizer are known to be 95% protection. Pero in all truth, maraming nilalagnat, headache, medyo fatigue, no? Pero it only means na maraming ginagawang antibodies yung katawan mo. So meaning it's really okay na maramdaman mo yon. And it's also a good sign na, just like I said, doon sa maging, hindi ko sinasabing magiging severe kayo kasi bakuna lang ito eh. But I'm just saying na yung masyadong nagmamanifest yung side effect, we could explain that in a sense na maraming ginagawang antibodies which will be beneficial for you as well. But okay. we can control naman the fever, the headache, and giving or taking the medicine like nagparacetamol ka or yung iba doon may mga allergy ako, gusto kong uminom ng anti-allergy earlier, walang problema. Hindi po ibig sabihin na mapigilan yung reaction. At least yung dami ng antibodies mo kasi wala namang specific na anti-antibodies yung kunyari paracetamol, hindi naman niya titirahin yung antibodies mo. It's just controlling the symptoms lang naman. So yes, you could take medicines to control the side effects. But side effects are normal on vaccines. And again, as you've noticed, hindi masyado nga nilalagnat masyado ang sa mga Sinovac. Because Sinovac is the traditional vaccine, which is a dead virus, so mas less yung kanyang fever and yung mga headache, lesser. But you cannot really say na walang effect yon. No, meron pa rin tayong protection doon. It goes to 50 to 80% protection. Pero at least naiintindihan natin na mayroong connection din pala yon na sino yung mas may lagnat, like na mga vaccines, mas matataas din yung mga protection nila. And I'm not afraid of that. Why? Because millions ahead of us na po ang nabigyan, no? Halos matatapos ng Israel, US, no? So I mean, yung fear nyo po, ako to be honest as a doctor ha, may fear din ako, J3, no? May fear ako when this vaccination started. Okay. Tao lang ako, natatakot din ako. Why? Kulang din yung taon niya. Kulang. Yung ibang bakuna, 10 years. So, gusto na sana natin, pero hindi na tayo makaantay, no? So, pero yung takot ko, may limitations, J3. Yes. By observing, no? Like, sabihin ko ha, kunyari, pupunta ako ng mall, tapos, ang balita sa mall na yan, sa 1 out of 50 na tao, magkakasakit. Simple lang ba, no? Yes. Ayaw ko, kakata. 1 out of 50, kakatakot naman yan, no? Kunyari mall, okay. Hindi pa to vaccination, ha? Yes. So, tatatakot ako, and yung chances ay mataas, di ba? Pero kung sabihin, 1 out of 1 million chance ka magkakasakit pag pumunta ka sa lugar na yan. Parang naabot-abot na yung kabako, parang lumiliit na eh, no? Ibig sabihin, yes. I was waiting for the millions of jobs. Inaantay ko yung millions. Magsasabi na silang 100 million given in the US, 200 million given in the US. Inaantay ko yung mga ganong balita. At umabot na din doon. So, I mean, may limit yung aking kaba. Huwag naman sana yung iba walang limit. Kailan mawawala yung kaba nyo? Ano? 5 billion of jobs? Ilalang ba tayo sa mundo? Yes. May limit yung kaba mo dapat. How do you do that? You observe. Kung ngayon pa nag-start ang vaccination, manyari ngayon pa, kakabahan ako talaga. Kung ako ang mauuna sa buong mundo, kakabahan ako. Yes. Diba? Hindi naman ngayon magsisimula. Ang dami naman dumaan. So, you go to observe that and then you weigh it. So, then I could say na safe siya. So, I hope I relay that. Yes. Okay? So, it's clear. Yep. For the viewers na it's okay, as Doc said, to take these medicines if ever you just wanna have some action regarding the possible side effects. And of course, in terms of efficacy, at the end of the day, we still leave it to the actual power of the vaccines to protect us from these sicknesses. All right, Doc.
So we also understand that, you know, vaccine immunity, it will not last forever. May limit yung protection natin with these vaccines. So that means we're only protected for several months, and this varies with the vaccines. With this, some of our viewers who already had their shots would also like to know if they need to check for antibodies after getting vaccinated. And if yes po, when should they start testing? Okay, on the first topic na sinabi mo na nagbabari yung protection power ng antibodies. Yes, and then actually we're waiting for that final research on that. Why? Because bago pa lang talaga nabakunahan ang buong mundo. So we cannot really answer na 2 years ang effectiveness nito. Wala pa nga 2 years eh, no? So, yes. So hindi pa natin masasagot yan na, Duk, grabe, 1 year lang naman daw. Hindi nga natin pa masagot eh. So antayin natin yon. As we go along, doon nila sasabihin na 2 years meron pa rin. Pero kung nakikita nilang bumababa, then they could suggest a booster. Ganun po yan. And katulad lang po yan sa real na sakit, yung ibang mas severe, mas mataas yung antibodies nila. Yung mild na sakit, mas konti lang antibodies nila. So, again, so yun po yung in-answer ko. Ano nga yung second question natin? For the testing po of the antibodies. Testing. Okay. We don't usually recommend that you test. Why? Because the testing available is not perfect. Anong itetest mo? COVID antibody test? I mean, the technology on antibodies for COVID is not yet matured. Like ang papatay sa COVID, no, maraming cells yan, like B cells, lymphocytes, no, IgM, IgG, yes, macrophages, ang daming mga mga cells natin natitira dyan, no. Actually, yes. Hindi nga natin alam sino talaga yung papatay talaga eh. Basta ang alam natin, the moment a vaccine comes in, these heroes will come out. Dadami yan. And then, we don't have a test for all of them. Hindi natin pa yan natetest. Hindi pa yan nagawa ng test lahat yan. So, the available test is, you know, IgM, IgG. We cannot depend on that alone. Na pag negative, bababa ang antibodies ko. Hindi, we don't do that. We don't do that. Or kung mataas, hindi ibig sabihin na, hindi ako mahahawa, hindi na ako magmask, mataas yung antibodies ko. Hindi pa po yan advice, and basically for the reason that hindi po yan complete antibody testing ang available, and hindi nga siya perfect. Ibig sabihin, right. Hindi nga siya reliable. Na, yes. Hindi nga siya reliable sa nagkakasakit na, uy, wala kang antibodies, ibig sabihin wala kang sakit. Hindi nga pwedeng gamitin yun. We only use the PCR or the antigen. So, hindi siya reliable. Unless siguro na magawa ng technology na gano'n na reliable, we might go to that direction. But the bottom line is, we don't do that in regular vaccines. Why should we do it in COVID? No, like HEPA B, HEPA A, basta nabakunahan na kita, chickenpox, DPT, tetanus, sabihin mo, mas nakakatakot ang COVID kasi. Bakit hindi ka ba natatakot sa tetanus? Di ba? Nakakatakot din naman ang tetanus. Yung sa DPT, bakit hindi tayo magtetest kung may tetanus antibodies ka na dyan? So, my suggestion is we just apply as how we do it in the usual vaccines. Wala naman tayong itetest pa. After vaccination, itetest kita kung may chickenpox ka na. Basta na chickenpox na kita. Pero huwag ka lang tumabi pa rin kung may chickenpox dyan. Ibig sabihin, we still advise that J3 in our vaccination. Hindi ko sinasabing, may bakuna ka na ha. Yung classmate mong may chickenpox, huwag ka pa rin tumabi. Ganun pa rin yan. Apply social distancing pa rin. Huwag lang yung bakuna lang ang basihan mo. So in the same way, may bakuna ka na, mag-mask pa rin tayo until proven na bumababa na yung kaso at mag-announce na ang government. So as of the moment, based on the technology that we have on antibody testing, hindi pa po siya practiced, so you don't need to test yourself. All right, okay. And actually, before we get to the live questions, the IM patient team did a little research po, and they found this concept. It's called the mix and match theory, na inaaral ngayon sa UK, which looks at kung kumuha ka
In simple terms, kung kumuha ka ng dalawang vaccine, will that help you in terms of your protection against COVID? So scientists say, supposedly, that this may help because you're getting, kumbaga, the effectivity of two vaccines or maybe even more if you have the privilege for that, no? So for you, Pudok, what are your thoughts on that? And can it actually be more effective? Very good question again. As of now, siyempre, we're waiting for the final research on that. We can never recommend a mix and match unless it's done with a research. So when you say research, sasabihin nila ulit ganito. Out of 40,000 patients, we have given Sinovac and then we gave Pfizer at the second month, ganyan. And so far, yes. This is the results. As long as walang mga ganyang result, then it's just a theory na mas maganda siya. Okay. So we will wait for that. And as of the moment, hindi siya recommended. But if you just think about it, ganito. Sinovac is a whole vaccine. Whole vaccine meaning buong virus siya, andyan na ang kanyang spikes, andyan pa yung buong katawan niya. With Sinovac, the body will see all the parts of a virus and gagawa siya ng antibodies of all those parts of the virus. Other vaccines like Astra, Johnson & Johnson, even Pfizer, Moderna, usually just focus on the spikes. Spike lang, no? Yes. So, parang magandang i-combine, di ba? Parang masarap din sila bigyan ng Sinovac, yung spike only, vice versa, like yung correct. Sinovac din, masarap bigyan ng messenger RNA. Makes sense, kasi nga, yes. mataas, bumigay ng antibodies yung messenger RNA eh. In the yes. same time, meron ka pang whole. Ibig sabihin, both of them have different, yung bang kanilang assets, no? Iba-iba yung assets nila na maganda ipag-combine. So, I agree with a research on that na pwede sanang gawin yan. Eh lang, ang issue kasi dito, we all know that these are companies. And of course, companies will prioritize their own brands, of course. So, when they do a research, of course, they will release funds for that. So, natural yun na they will focus on the research of their own product and funding the research of their own product. So, kailangan may outsider like a government who will fund na mix and match. Kasi kunyari, ang Pfizer, natural sa Pfizer, bakit tayo gagastun ng para sa Sinovac? Eh, ito naman yung, meron pa tayong kailangang research dito. Bakit isasali pa natin ito siya? You got the point? Yes. So, yes. Kaya less yung ating research on that because the funds will always be focused on their own product and that's natural kasi kumpanya nila yon. So it should be an outside body that will do a mix and match. Sila ang magpa-fund nun, of course. Natural yon na ang magpa-fund nun is an outsider. Most of the time, it would be a government kasi they want to know na safe ba ito para sa tao nila, sa mga constituents nila if they do a mix and match. So kaya hanggang ngayon, hindi siya nasasagot because the companies focus on their own products, of course, and that's natural. Okay. All right. Okay. So thank you, Doc, for your answers to our questions for this evening. Now let's move on to the questions of the viewers. So we have our first question, actually, from our audience tonight. One of them is asking, can I get a different vaccine brand for the booster shots in the future? So for example po, si viewer po, nagpa-shot po siya, let's say tapos na po siya sa 2 shots of Sinovac. Pwede po ba siyang kumuha ng booster from let's say Moderna or Pfizer? I'll answer based on the lecture I've listened to with Dr. Benjamin po. Because he's a resource person talaga namin on that. He said, make sure na natapos mo na yung bakuna ng part 1 and part 2. And if recommended, probably after a year, you could choose another brand. Yun po ang sinabi niya. Mm-hmm. No? Based on his readings and research. Pero as of now, hindi pa pwede yung mix and match. Mix and match. Ibig sabihin yung first and second should be the same based on advice. And probably after a year, pwede na pong ibang brand. Yun po ang sinabi ni Doctor based on the lecture that I've listened to. Alright, okay. So, kumbaga Doc, right now, hindi pa sure if mas okay yun or hindi.
pero ang sinasabi niyo po, possible. So I hope that's clear also for everyone na it's okay, it's possible according to the research of Doc Benjamin. All right, let's move on to our second question, which is, can I get a flu vaccine while I'm COVID positive? And if so, when can I take it po? Okay, kung may COVID positive ka, nagkasakit ka ng COVID, we don't usually give a vaccine during may sakit ka, no? Because your body is focused on your present illness. So yung bakuna na ipapasok po sa iyo, hindi masyado papansinin ang katawan mo. And it will not even help even if it's a flu, na may flu ka dyan. Because as I said earlier, a vaccine is a prevention, it's not a treatment. Yes. So we usually wait na gumaling ka. So the suggestion there is after a month, pwede ka nang bakunahan ng flu vaccine. After a month na gumaling ka, pwede ka nang magpabakuna ulit. So yun po, pero not during na nagkasakit ka. And that not goes only for flu vaccine, that goes for the other vaccines available. No, kahit yung mga alam natin na mga bakuna like pneumo vaccine, hindi ka pa rin bibigyan ng pneumo vaccine, may sakit ka eh. Hindi din maganda yung no danger whatsoever. It's just that your body is so very busy on your present illness na kung bibigyan mo pa siya ng isa, baka hindi siya masyado maka-identify na makagawa siya ng antibodies for that as well. Unahin niya muna siyempre yung, what do I say, the clear and present danger. Yun ang unahin ng katawan mo. Okay. All right. So I hope that's clear for the viewer who asked that question. Moving on to our third question. There's a concern po kasi na for some vaccines, importante yung handling. We've heard with, for example, the Pfizer one, kailangan po stored siya in cold temperatures. So one of the viewers is asking, should I be worried about possible mishandling of a vaccine that could lead to ineffectivity? Yes, we have to be worried of that. And that's why we are always observing. We could really, nakikita naman natin yan sa mga news. The moment na, because yun nga, yung DOH kasi talagang ano dyan, and even kala Secretary Galvez, sa kanila yan eh, that they have to make sure that the cold chain is perfect para hindi po masira yung mga vaccine. And I have been observing this the whole year. I cannot see really na merong lapse on that one. I mean, they are really into na we cannot give this to this particular area because you lack that kind of refrigerator or freezer or so. Okay. Ibig sabihin, alam nila, they know what they're doing. They know what they're doing. But kung napansin natin, siyempre, no, kung napansin natin na, ano Moderna yun? Or Pfizer yun? Nilagay lang sa styrofoam. Nilagay lang ng ice na ordinary. It should be kung ano man, dry ice dapat. Eh, kasi mas ano ang dry ice compared sa yung ice lang sa yung cubes o yung mga tubig lang na ice candy. Eh, ano natin yun? Kasi ang mahal-mahal nun. Tapos ganun ang pagdala. But I don't think that's gonna happen because as of the moment, you could really know when they talk. They know what they're talking about. Because they know it's very expensive. So far, so good. But of course, andyan po tayo, nagmamasid, mapapansin talaga at mapapansin kung merong mishandling dyan. But so far, I can say, so far, so good. And as of the moment, hindi po ako worried dyan. Kasi alam nila yung ano eh, na kailangan ito ng isang refrigerator, ganyan. Alam nila yung mga degrees na needed for those vaccines. So I don't think we need to worry about that as of the moment. Alam nila yung ginagawa nila. All right. Okay. So basically, for the viewers watching right now, let's trust the people who are handling these vaccines because they would know best what to do with these shots of ours. Okay. We have a very interesting question, Doc, from someone who's asking, are certain symptoms an indication that I should not take the second shot? And if yes, what should I look out for? Based on the readings, it's really allergy. If you really develop allergy on the first, the main thing is really yung severe allergy. No, severe allergy. Like yung almost anaphylaxis na, which is nga very rare. When you say anaphylaxis, kasi yung severe allergy pa, no? Namula ka na, nahirapan ka ng huminga.
which is nga very, 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 very rare yan. But okay, it's on the Allergy Association of the Philippines. Yun yung sinabi nila. To those who develop that kind of reaction on the first vaccine, they are advised not to take the second dose. So yun lang po yun. Pero at least yung first dose mo may protection na yun. But then again, that's very rare. And as Filipinos po, less po tayo na, ano, yung lahi natin may less yung allergies natin. It could be siguro sa init ng panahon because nasanay na yung katawan natin to respond to stress ba. In comparison sa other countries, di ba, sometimes yung ano lang, yung kanilang peanut butter sandwich, nagiging severe na sila, peanut butter lang. Di ba, may movie nga, yung series sa Netflix, parang mani lang yung pinakain, namatay na yung kalaban, parang ganun. Ibig sabihin, parang sa Pilipinas, ano ba yan, nakakatawa naman yan, mani lang, namatay. So, hindi common sa mindset natin yun, but for them, kasi may mga school sa US na bawal ang peanut butter sandwich. Parang no peanut butter sandwich in this school. Parang, ibig sabihin, maraming sensitive sa kanila. Tayo, wala masyado. Parang talaga, may ganun ba? Parang wala tayong isyong ganyan. So, lumaban nga sila sa bakunahan doon ng ilang milyon. So, walang ang narinig tayo talagang yung mga malinaw na marami. So, that would be very, very rare again. And to be honest, ako po ay may allergy ako before. Okay. Actually, I'm allergy to one particular medicine na nung ininom ko for prophylaxis ko dahil na-expose ako sa meningococcemia. Sa rifampicin, nag-allergy ako. When I was young, talagang namula talaga ako, which is hindi ko alam anong reason. Dinala pa ako sa hospital para bigyan ng gamot. So, I have my own allergies, no? But, you know, wala man nangyari sa akin during the vaccination. And kung meron man, I'm very ready. I know what medicines to take, no? Or yes, to give to myself. Pero wala naman nangyari. And during my vaccination, just to for the record, wala akong ininom na anti-allergy, wala din akong ininom na paracetamol. Kasi gusto kong makita na ano ba talaga, no? Para kasi I was doing some live. Eh. So gusto ko ipakita sa mga tao na may mangyayari ba sa akin without prior medicines. Wala naman. So far on my part, wala ang problema. So I hope that answered the question. It's basically on allergy lang po. Yun ang main issue. Alright, okay. So, that's really the main concern, no? Kung meron kang magiging adverse reaction in terms of allergy dun sa COVID vaccine. Alright, Doc. And the last question for the evening. And a very interesting one also, because I'm sure some people might relate also with this. Can flu and pneumonia vaccines, we're all encouraged to take those kinds of vaccines prior to even the pandemic happening. Can they help in preventing severe complications of COVID infections? The answer is yes. Because COVID has a complication of either asthma, pneumonia, nor even when we say dahil immunocompromised ka na, mahina na yung resistensya mo, pwede pang gugulo yung flu, pwede pang gugulo yung pneumonia. So, and then will trigger asthma, etc. Ganun kasi yung pneumonia, iti-trigger pa ng ibang mga attacks. But if you are protected with those vaccines, the chance would be lesser. No? The chance would be lesser. So, yan po ang advice, no? Na get your flu vaccines, get your pneumo vaccines, just a part of your ano preparing yourself just in case na God forbid na tayo ay tinamaan, pero at least protected ka, plus meron ka pang COVID vaccine, so mataas-taas na talaga yung protection natin. And thank God for vaccines. And I always say, J3, vaccines are God-given, no? Why? Because God made us to develop memory antibodies. And God allowed the scientists to discover memory antibodies so that we can trigger the memory antibodies without having to receive the real disease. So sino may gawa ng memory antibodies? Si Lord. Sino nagbigay ng wisdom para makagawa ng bakuna? Si Lord. Bakit? Para mag-survive ang buong mundo. Diba kawawa naman tayo kung lahat tayo magka-COVID, magkakamatayan na tayo nito. Yes. So meaning God has provide a way out of this. And he already prepared the wisdom for the people. So
I do believe we are okay. We are almost out of this virus. Nakita naman natin ang good news is sa Israel, sa US. So things are, you know, folding out positively. And all truth lang, J3, it's really yes. The vaccine. It's really the vaccine. Isipin mo, J3, kung last year nangyari yung India, no, yung sinusunog ang mga tao sa India, na 300,000 or 400,000 cases a day. Dumami nga ang China ng yung Wuhan na hindi naman umabot ng 400,000 cases a day ang China. Hindi nga umabot ng 3,000 deaths a day ang Wuhan. Umabot nga sa Pilipinas ang COVID. Ano na lang yung India, aabot talaga yan dito. Pero buti na lang may bakuna. There's no way out of this except the vaccine. Kasi kung meron pang way out of this, ginawa na natin yan. Wala na, ginawa na natin lahat. Thermoscan, mask, ginawa na natin lahat yan. Lockdown. Siyempre, ililift natin lahat ito. Papasok na naman. So, buti na lang yan na nangyari. I'm not saying buti na lang na nangyari. But yung India na yan, at least may bakuna na. Kasi kung walang bakuna, kunyari ang balita, JT, ngayon is yes. The world still failed in making a vaccine. Kunyari, yan ang balita ngayon, J3. The world failed in making vaccines. The research failed. Experiments failed. Tapos yan ang nakikita mo sa India. I don't know. Ano na? But you know, thank God. Thank God na may bakuna and we could really see yung safety niya on the millions na nanabigyan. And Israel na as an example na wala na sila na mag-mask. So there's hope ba? No? Kasi kung hindi natin nakikita yan, J3, tapos yung India lang ang nakikita natin, tapos walang bakunang nagawa kasi mahirap gawin, oh no, that would be disastrous and depressing. Thank God na may bakuna. So I always say this, J, alam ko si patapos na tayo. Nagdadasal tayo na, Lord, i-save mo ako, di ba? Like yung isa na nasa ano siya sa taas ng bubong niya kasi may baha. Lord, i-save mo ako. I-save mo ako, dumaan yung bangka. Sumakay ka na dito. Sabi niya, ayoko sumakay ng bangka kasi chances na yung bangka ay matutumba is around 5% of the chance ang bangka ay lumulubog. Ayoko sumakay, nagdumasal na ako kay Lord. Tapos dumaan yung helicopter. Sumakay ka na sa helicopter. May 5% or to 8%, delikado yung helicopter, pwede mag-crash landing yan. Ayaw ko na sumakay dyan dahil nag-pray na ako kay Lord. Ayaw ko dumaan dyan, hindi kayo perfect. Tapos yun, nalunod siya, namatay. So pagdating niya sa heaven, Lord, bakit hindi mo ako sinave? Sabi ni Lord, dumaan ang bangka, dumaan ang helicopter, hindi ka na sumakay. Kaya yan, nalunod ka na. So that's my point. No, andiyan yes. Na ang bakuna. Andiyan na ang bakuna. That's the solution. Huwag ka na masyadong makinig sa mga fake news. I always say this, listen to the experts. Bakit nakasurvive ang Israel? They listen to the experts. Nag-listen ba sila sa mga fake news? Kung nag-listen pa sila sa fake news, di hindi sila nabakunahan, nag-listen sila sa experts. So itong COVID, sa doktor kayo makikinig, no? Huwag sa engineer, huwag sa architect. Pero kung bahay ang pag-uusapan, huwag kayo makinig sa doktor, makinig kayo sa architect, makinig kayo sa engineer. Kanya kaya tayo ng expertise. Now, with this one, with this COVID, kung yung nagsasalita ay hindi doktor or doktor-doktoran lang, huwag kayo doon makinig. No, we are united on vaccination, that this is our way out of this, and it has been proven worldwide. So I hope meron tayong nabigay na inspiration ngayon, J3. And I hope so a lot of people will decide for the safety of themselves and the safety of their families. Yan lang, J3. All right. Okay. And, you know, kung kakapasok mo lang dito sa Facebook Live video ng I Am Patient at gusto mo ng mabilis na summary ng lahat ng pinag-usapan namin ni Doc Mata, vaccination is the solution. So, Doc, napasarap yung usapan natin, but thank you very, very much for your expertise, for your knowledge. Galing, galing talaga. Explanation,
100%. And yes, thank you also. I'm going to thank you on behalf of our viewers tonight. So thank you also to you guys for listening. And we'd like to remind everyone that some of the things discussed earlier may not be applicable to all cases, so it's still best to consult your specialist. All right, so before we end, we'd like to invite everyone to register on I Am Patient by going to www.iampatient.ph. For those of you who want to consult with Dr. Richard Mata, kung hindi nyo alam kung sino yun, yung taong nasa tabi ko ngayon, or nasa tabi ko ngayon, so you may find his profile on I Am Patient. Once again, that's www.iampatient.ph. Thank you, Doc. Once again, my name is J3 Yao, your host for this month's Ask a Doctor episode. Book your appointments through I Am Patient. No more waiting.